kahit siguro pag samasamahin lahat ng mga projects na ginawa ko for the past 10 years, ito yung pinaka nakakapagod. It's safe to say naman po na sinabi lang po ito sa akin. So before po itong Lolong kasi parang two consecutive shows na ako na nasa public affairs. Parang I started with If They Will Always Love You, and then ginawa ko po yung political series din na To The One I Love with Kay Padilla. And then si Miss Nessa, one of the bosses sa public affairs, kinausap po niya ako, and then she told me na parang meron daw silang niluluto na isang proyekto na malaki, at si Miss Jessica Soho ang nag-conceptualize itong show na ito. So nung sinabi po niya sa akin na sobrang natuwa na po ako, pinaghandaan ko po. Kumbaga, kahit na po nung time na yon nag-pandemic, hindi ako tumigil sa pag-workout, para at least once na mag-taping kami, handang-handa po ako. Kahit siguro pag samasamahin lahat ng mga projects na ginawa ko for the past 10 years, ito yung pinaka nakakapagod. Nakakapagod siya physically, mentally, emotionally, kasi syempre nasa lock-in kami. At the same time, ginagawa namin yung show sa gitna ng pandemic. At the same time, sobrang action to. So ayokong mabaliwala yung tiwala na pinagkaloob sa akin ng GMA. So, talagang binuhos ko dito. Sometimes, gumigising ako ng maagang-maaga para lang i-ready yung sarili ko. Aaralin ko yung mga fight scenes na gagawin ko. Inaaral ko yung mga emosyon na kailangan kong ibigay sa bawat eksena na gagawin ko. At hindi doon tumigil yun eh. I mean, for me, kahit na nasa lock-in kami, sobrang nakakapagod din siya dahil syempre malayo ka sa pamilya mo. And good thing din na yung naging samahan namin lahat sa cast ng Lolong, maging sa staff, sa crew, everyone, naging sobrang okay namin. Kaya parang naging sandalan namin isa't isa ng mga panahon na yun. Kahit papaano, nababawasan yung pagod na nararamdaman namin. Kaya talagang hindi ako magdadalawang isip na tanggapin tong show na to. Dahil nga syempre, it's a big show, and Miss Jessica Soho po ang isa sa nag-conceptualize itong show na ito. So, napakalaki pong opportunity po na ito para po sa akin.